Hey guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakita niyo naman si Rhea at si Zandro, pasabog ang kasal nila. Diyos ko, ang daming ang ginulat ni Zandro Marudo dahil nag-post nga siya ng birthday greetings para sa kanyang wife. Of course, ang date ay March 23, 2024. Ang bongga-bongga dahil syempre, ang daming nagulat pero ang dami-daming natuwa. As expected, alam naman natin talaga na sa kasal, actually, pag tinatanong nga namin si Sylvia Sanchez, mukhang like for example, syempre hindi pwedeng sukob, so 2023, ngayon 2024, kaya malayang-malaya na talagang magpakasal. But anyways, ayun, di naman ay para sa mga naniniwala na bawal talaga yung sukob, diba? But anyways, sa question din namin kay Sylvia Sanchez recently, parang nagpapahiwatig na talaga siya doon na magkakaapo na siya. May mga chika nga kasi na nasa condition ngayon si Rhea at Tide. But anyways, hindi tayo para mag-reveal noon. So ngayon maraming natuwa sa showbiz. At syempre lahat sila ay bumate. Makikita nyo naman kung sino-sino ang nagbumate. At syempre, ang pamilya at Tide talaga buong ning-ning nilang tinanggap. Welcome talaga si Zandro Marudo. So anyway, nandito pa rin ako sa mall. Kaya medyo pabulong pa lang. Ako natuwa lang ako kasi kitang-kita yung happiness sa mukha ng dalawa sa picture na ito, diba? So talagang yung pagmamahalan talaga nila na buo. Sabi nga nila simple ang wedding, pero kung titignan mo, mukhang hindi naman simple. Talagang hindi lang masyadong bin-broadcast. Unlike kasi nung syempre nung kay Main Mendoza and Arjo Ataide, talaga ang dami-daming nakalam noon. Talaga ang coverage noon matindi. Because maraming invited talaga. Like halimbawa si Main, lahat ng kasama niya sa Itbulaga, talagang invited. So nakikita talaga yung mga video. Nakikita yung mga IG stories, mga Facebook posts ng mga guests. So this time talagang, kung sa bagay, kung ngayon ay 25 at March 23 ang date, isang araw pa lang naman halos ang nakakalipas. At saka syempre, alam niyo yung mga ganitong pagkakataon, inaasahan na rin naman to ng maraming tao. Alam naman natin na lahat papunta dito. Lahat ng tao alam naman na talagang papunta sa kasal. Ako natutuwa ako na may mga ganitong stories sa showbiz kasi nga ang dami-daming breakup, ang dami-daming hiwalayan. But this time, nakakita mo naman kung paano naman din nabubuo ang pagmamahalan at nakaka-good vibes talaga. At sana nga maraming couple din ang mauwi sa kasalan talaga instead sa hiwalayan kasi napakasaklap, no? Ang tagal-tagal nyong mag-jowa. Talaga inabot na kayo ng more than a decade pero ang ending sa hiwalayan din. Pero syempre, kanya-kanyang kapalaran yan at kanya-kanyang kagustuhan yan. So, hindi ko na papakahabain pa to. So, gusto ko lang i-announce ng bongga-bongga kahit ako na surprise, of course. Pero, again, sa mga interview namin kay Sylvia Sanchez kasi pag tinatanong tungkol sa pagkakaroon ng anak, parang lagi niyang binabanggit si pangalan ni Zandro. Lalo yung last time kung ano na yung mga plano at kung yun nga tungkol sa apo, sinasabi niya lagi, Zandro. And then, yun na nga pala, mukhang malapit-lapit na. At syempre, ang dami ng kwento ni Sylvia. Like, for example, pag gusto niya, pag may shooting or working mga mag-asawa, gusto niya nasa kanya yung mga apo niya. Siya mag-aalaga at susurpresahin niya daw kung nasaan na lang. Magugulat daw mga anak niya dahil baka kung nag-out of town na sila or whatever. At syempre, magiging super spoiled nga. So, yun na muna for now. Maraming salamat sa support sa aking YouTube channel. Again, best wishes. And congratulations, Rhea and Zandro.